tutulungan kita, kuya, ha? Tapos, gagawa ako ng paraan na magkakaroon ka ng mauuwian, matitirahan, na hindi dito, ha? Kuya, may pag-asa pa, kuya, na gumaling ka, maging okay, maging normal ka uli, yung dating kuya na maibalik yung buhay niya. Okay ba yung kuya? Okay yun sa'yo? Okay yun? Sinyas ka nga, okay yun? Magandang tanghali po mga kababayan. Nandito tayo muli sa bahay ni Kuya Edward. Kaya nandito na, may mga kagamitan na. Siyempre, naglagay na rin tayo ng mga appliances. Kaya tara, silipin niyo po yung aming munting tirahan, no? Mag-tour house po tayo sa bahay ni Kuya Edward. Hi! Pa-distor po po! Bye-bye! So, ayan. So, mga kababayan, no? Kung nakita nyo po, yung unang punta namin dito, walang kagamit-gamit. So, ngayon, meron na tayo. Ito na yung pinakasala nila. Dito na po si Kuya Edward, no? Pagkatapos niyang maligo, dito, manunood, and then mag-aantay na lang, bibigyan ng pagkain. Siyempre, yun lang yung gawain na dito sa araw-araw. So, ayan po, may mga electric na pwede dito sa sala. May TV na rin po tayo. Siyempre, bumili na rin po tayo ng for the box na GMA for the box. Ayan po, para hindi na po nila kailangan mag-antenna. Parang dito na po ata, para siyang TV plus, parang ganun. So ayan, malinaw, maganda yung reception niya. So ayan, habang nanonood si Tatay Edward, naka-TV na yan, no? Naka-electric pa na yan. And then, syempre, meron na rin tayong cortina. May linoleum na rin ulit. Ayan. May linoleum na yan, mga kababayan. Tapos, ayan, may table na po sila. Kasi dito na po sila kumakala. Wala pang laman. Ayan, and then, ayan, lahat ng gintana ng protein na yan. Tapos, ayan, yung pang-pinake, dito sila nagsasahe. No? Naka-sale po tayo, nakamura. Kaya, dalawang burner na yung binili natin. Siyempre, ayan yung mga gagamitan nila. Nilagay ng pinggan. So, ayan po. So, yung CR nila, ayan, nandito na yung CR nila. Mayroon na silang mga baldi dyan, no? So, dito tayo sa kwarto ni, sa ating caretaker. Mga kababayan, ito po yung kwarto ng ating caretaker, no? Nakaano na rin yan. Ganyan lang. Ayan. So, siyempre po, mga kababayan, ito yung kwarto ni Kuya Edward. Ayan, meron na siyang electric fan dito. Ayan, double deck po yon. Double deck po ito. Kaya lang dito lang siya natutulog para hindi na siya aakyat-akyat doon sa taas. So, ito yung mga damit niya, yung iba, hindi pa nalabhan. Ang iba yung nakasampay pa. So, nilagyan ko rin to ng linoleum para minsan dito siya, baka gusto niya malamig dito siya. And then, malaki po ito. Siya lang mag-isa dito. And then, may arinola kasi po mga kababayan, nung una, siyempre po, hindi po yan nakasanayan na pupunta ng CR o nasasanay siya doon sa bakante na wiwiwi na lang siya dyan sa tabi. So, nung una, mga dalawang gabi po siguro, dito po siya, dito lang siya iwiwiwi. So, ang ginagawa namin, minamap namin, nilalagyan namin ng Zondrox, no? Sino Zondrox namin yon, sinasabon Zondrox. So, ngayon, mga kababayan, pinalagyan ko na ng arinula para pagtayo niya, no? Pag-gising niya dyan, kung nakarandang siya ng ihi, makikita niya yung arinula at maalala niya, ay dito pala ako iihi, ganon. So, nilagyan ko siya ng arinula para kung ayaw niya pumunta ng CR, dito na lang po siya iihi. Ayan po, ito na po ang tirahan, kwarto ni Kuya Edward. Yung dating natutulog sa malaking bakante, no? Yung kanyang naging sapin, eh, yung mga basura na natutuyo na, yun na yung nagiging banig niya, no? Yung mga tuyong plastic, lahat po ng klaseng basura
nandoon na po. So, yun po yung ginagawa niyang tulugan. So, ngayon po, malayong-malayo sa dati niyang buhay, i-compare ngayon. So, sana tuloy-tuloy po itong mga kababayan. Ay, hindi po ako nawawala ng pag-asa na tuluyan siyang bumalik at bumalik sa dati niyang buhay na normal, no? Sa dating normal niyang buhay na may ibalik natin. Kasi yun po yung goal natin. So, unti-unti natin siyang babaguhin, unti-unti natin siyang tuturuan, unti-unti natin ituro yung mga dati niyang ginagawa. Pero ngayon, ang bilis po ng response, napakabilis po. Few weeks pa lang, pero malaki na po ang pagbabago, no? Araw-araw na tinuturo po sa kanya, nasusunod niya, nagagawa niya, kaya ang laki pong pinagbago. Kaya mga kababayan, kung ano man yung tulong nyo na ibigay nyo sa amin, lalong-lalo na dito sa aking munting adhikain at dito kay Kuya Edward, no, na talagang sulit dahil nakita po natin yung lahat ng tulong nyo ay talagang napupunta doon sa mga taong lubos na nangangailangan tulad dito kay Kuya Edward. Maraming salamat po. Hindi ko naman po kayo maisa-isa banggit, pero dito po sa puso ko, no, buong puso ko pong pinasasalamatan. At syempre po, sana marami pa pong blessings na darating sa inyo, na sa ganon, mas marami pa pong tayong matutulungan ng mga kababayan natin na lubos ng nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, meron na rin silang relo at cellphone. So, syempre mga kababayan, bumili na rin ako ng cellphone para anytime po kailangan ko makausap si Kuya Edward o kaya yung ating caretaker, agad-agad matawagan po anytime para makumusta po sila kung ano na po ang nangyayari dito. Syempre, ibang barangay ako at ibang barangay sila, so kailangan namin na may contact. Yan, very good. Sige, topi mo. Yan pa, dami pa. Ayan mga kababayan, no? Ang galing na sumundan ni Kuya. Marunong na magtupi ng damit. Ayan. Very good. O, isa pa. Ayan. Lagay mo dyan. Ayan. Ayan, habang nanonood ng TV, tinutupi niya yung damit niya. O, oh, diba? Ang galing. O, oh, diba? O, oh, ang galing. Ayan. Marunong siya magtupi, mga kababayan. Kaya, malaking pag-asa na mabalik talaga ito sa normal niyang buhay dati. Naalala pa rin yung mga kababayan kung paano tupiin yung damit, no? Kung paano magtupiin ng damit. Bagong ligo yan. And then, dito nakaupo sa sala at nanood ng TV. Ayan, nilabhan na rin yung mga damit at tinutupi na lang niya. Galing pala ni Kuya Edward magtupi ng damit. Oh. Sunod yan, tuturuan ko yan maglaba, unti-unti. Yan, yung bikining itim ni Kuya Edward. Yan. Yay, last one. Dali mo dito sa kwarto mo. Dali, kunin mo, dali mo sa kwarto. Lagay natin sa kwarto mo. Ayan, dali ka.
Lagay muna natin dito. Lagay muna natin dito. Lagay muna dyan na. Dito. Tapos yung arenula mo, tapon muna. Tapon muna arenula. Lagay mo siya. Lagay mo dito sa siya. Tapon mo doon, tapos lagay mo ng tubig. Open mo. Open mo ilaw. Diin mo din. Ayan. Sige mo. Buhos mo dito. Ehe, buhos. Buksan mo. Ayan, ayan. Hugasan mo arinola, ha? Sige. Hugasan mo. Hugasan mo. Lagyan mo tubig. Ito, tabo. Ayan. Ayan. Tapos buhos mo dito. Lagyan mo itong buhos dito. Ayan, buhos dito. Dito. Ayan. O, sige pa. Isa pa. Isa pa hugas. Ganyan gawin mo, ha, pagising mo ng umaga, tapon mo yung wiwik mo, tapos hugasan yung arinula. Ayan, dito mo buhos, dito mo buhos. O, dito buhos, dito buhos. Halika na, lagyan mo ng kunting tubig, kunti lang, o tama na. Okay na, tara, okay na yan. Halika, lagyan mo doon ulit. Tapos dito ka na magwiwik, ha? Ayan, para sa gabi, hindi ka na pupunta ng CR. Ayan. Baba mo ng paa. Baba mo ng paa. Ayan. Ayan na. Tapos pa, ulo mo gano'n. Gano'n ulo. Gano'n. Gano'n sige. Mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan. Paki-share po yung aking videos. Sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po, mga kababayan. God bless us all. Bye-bye! Bye-bye!